Hey guys! Welcome ulit sa John Meme TV. Ako po si Rodolfo Membreve Jr. at isa na namang makabuluhang video ang gagawin natin ngayon. Sa videong ito ay ituturo ko kung paano ma-access yung full admin ng inyong converged router. Dahil meron tayong dalawang admin settings ng converged router. Yung una ay yung basic admin settings at yung pangalawa ay full admin settings. Kaya wag na nating patagalin guys, pero bago ang lahat, huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. So, ang unang gagawin natin ay mag-connect muna sa Wi-Fi router. I-turn on lang natin itong Wi-Fi. Then, mag-auto-connect na siya. So, ayan, connected na tayo. Next naman ay mag-open tayo ng web browser. Kahit anong browser, pwede niyong gamitin. Pero ang gagamitin ko ay itong Google Chrome. I-tap lang natin yan. Then, dito sa address bar, i-type natin yung IP address ng router. Itong 192.168.1.1. Pag ganito ang lumalabas sa inyo guys, the connection to 192.168.1.1 is not secure. Okay lang yan at walang problema yan dahil router lang ang bubuksan natin. So ang gagawin nyo lang ay itap itong continue to site na makikita natin dito sa baba. So, ayan guys, nandito na tayo sa login interface ng router. At ipapakita ko muna sa inyo yung kanyang basic admin settings. So, mag-login tayo. Yung username niya ay user. At sa password naman ay ganun din, user. Then tap login. Ayan guys, ito na yung kanyang basic admin settings. At makikita natin dito, meron siyang network, security, application, administration at help. At dito guys, pwede rin kayong magpalit ng Wi-Fi password, SSID or Wi-Fi name at login password. Yan ang magagawa natin dito sa kanyang basic admin settings. So pagkatapos niyan ay ipapakita ko naman sa inyo yung kanyang full admin settings. So mag-login ulit tayo. Ang username niya ay admin. At ang kanyang password ay converge at ZTE123. Then tap login. So, ayan guys, ito na yung kanyang full admin settings. At kung mapapansin ninyo, marami nang nadagdag na mga settings dito. At mapapansin agad natin itong status na wala doon sa basic admin settings. At marami pang mga option na pwede nyong gawin dito.
So hanggang dito na lang muna at sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-like at pindutin ang notification bell upang maging updated kayo sa susunod kong mga uploads na video. Bye!